Talagang pinag-uusapan at trending ngayon ang psychic na si Rudy Baldwin. Bakit? Dahil sa kanyang mga nakagigimbal na mga prediksyon na nagkakatotoo. Ilan lamang dyan ang pagkamatay ni Lloyd Cadena, isang vlogger na kanyang nahulaan, o ang aksidente at pagkamatay ni Kobe Bryant at ng kanyang anak, o ang pag-alboroto ng Bulkang Taal na pawang lahat nagkatotoo. Isang malaking trahedya sa tubig sa dagat ang bago na namang premonisyon ni Baldwin. Isa lamang yan sa 5 bagong prediksyon na eksklusibo sa Rated Corina iisa-isahin ni Rudy para sa atin. Handa na ba kayo? Ito ngayon ang mga bagong pangitain ni Rudy. Sa dami ng trahedya, sakuna, paghihira, kaguluhan at pandemya pa na nangyayari ngayong taon. Nabubuo ang maraming tanong at takot sa atin. Malapit na ba sa katapusan ang mundo? Ito ba'y signos na nariyan na ang paghuhukom? Sa mga tanong na ganito, lumutang ang pangalan ni Rudy Baldwin. Ang pinag-uusapan ngayon na psychic sa social media. Ang kanyang mga premonisyon, kanyang ipinopo sa Facebook, malayo pa ang pangyayari. Kaya dokumentado ang pagkakatotoo ng kanyang mga prediksyon. Ilan sa mga nagkatotoo daw sa mga ito ay ang pagkamatay ng isang politiko sa Bulacan. Gayun din ang lindol sa Davao. Maging ang pagkamatay ng batikang aktor na si Eddie Garcia, nakita din daw ni Rudy. Hindi rin daw nakaligtas sa kanyang mga mata ang pagkamatay ng basketball legend na si Kobe Bryant at ang anak na si Gianna. Nahulaan din niya ang kamatayan ng YouTuber na si Lloyd Cadena. Pati ang pag-alboroto ng Bulkang Taal ay bumulaga sa kanyang premonisyon sa Facebook. Ano ba ang kwento sa likod ng pangalang Rudy Baldwin? Kailan ang unang beses na nalaman mong kaya mong makakita ng mga hindi pa nangyayari? 5 years old. 5 years old? Kasi tuwid niya talaga ako magsalita niyan. Yung mga kapitbahay namin, pag alimbawa, nasa labas ako maglalakad, sabi ko, alam mo, yung anak mo ha, naglalaro ng ganito ha, masunog yung bahay niyo. Sige kayo, masunog na yan, sunod na linggo. So, pupunta sa bahay namin, yung anak mo, nagsasalita ng ganun. Sabi ng papa ko, o di ingatan nyo, masunog talaga yan. Yung anak ko, wala akong magagawa, may gift yan. One more time nga eh, na naglaro kami sa labas. So may dumaan tong lalaki, sabi ko sa kanya, kuya, next week, mano ka, maksidente ka talaga. Ang bilis kasi ng takbo niya naman, Miss Corina. Sumalpok talaga siya nung tinanggal yung, nung dumungaw ako mukha niya. Anong sabi ng mga magulang mo? Much mo nila akong ingatan. Parang hindi nila ako masyadong pinapalapit sa ibang tao. Kaya din daw ni Rudy na bigyan ng swerte ang kahit na sino. Dahil ang mga numbers na lalabas sa loto, kaya din daw niyang makita. O, yung mga binibigay ko lang na number, isang familia. Sila yung talagang nananalo sila, Miss Corina. Pero sa ngayon kasi... Meron ka nang napanalo sa loto? Ah, marami na sa ano ko, sa page ko. Ganon? May nanalo na OFW, nag-thank you naman siya. Pero hindi ako nag-expect na nga may i-return sila. Ito tinatanong sigurado ng iba. Bakit hindi mo gawin ang sarili mong bilyonarya? Yun na nga, Miss Corina eh. Tinatanong ko nga sa Diyos, sabi ko, Lord, bakit tayo mo ako panalunin? Since ako naman nag-vision. Aso, sumubok ka rin naman. Sumubok ako. Totoo. Pero nung nagtanong ako sa kanya, pagtulog ko madaling araw, parang sinabi sa akin ng Diyos, maging okay rin naman ang buhay mo dahil sa mga taong tinutulungan mo. Eh, paano naman ang love life ng isang manguhula? Paano yon? Hindi ka na nag-asawa? Hindi na. Bakit? Mas okay na ako sa ganito. Kasi, Miss Corina, minsan, pag may naniligaw sa akin, pag nag-isip ng negative na naririnig ko, nababasa ko, tapos kinukumpunta ko siya, di siya makaka-imake, tapos sinasabi sa akin, nakakatakot ka naman. Umaalis, umiiwan. Hindi ako pwedeng ano, hindi sa wala, it's a choice lang talaga. It's na a choice. Okay na ako dito. Talaga. Ano sa palagay mo ang ano mo sa buhay, ang purpose mo talaga sa buhay?
ito na talaga yung linya ko sa pag-revision, sa pag-tutulong sa ibang tao na, halimbawa, madam, di ko alam kung bakit napakamalas ko, madam, di ko alam yung business ko, bakit bumabagsa. Yung mga nag-re-reading, ito na yung linya ko ngayon. So ito na yung pinaka-totally finally nasagot. Naging OFWs din ako, kung saan-saan ako nakarating, hinahanap ko pro, sinasabi talaga ng Diyos sa akin, huwag mo akong hahamunin dito ka talaga, ilalagay kita. Pero hindi niya kayang pigilan ang mga panghuhusga sa kanya ng ibang mga tao. Dahil sa kanyang mga kontrobersyal at nakaka-alarmang mga post sa Facebook, hindi maiwasang mabash si Rudy. Nakakatanggap din daw siya ng mga pagbabanta sa kanyang buhay. Kaya nga ako lumipat ng ibang lugar. O ganito, may mangyari sa'yo Rudy, ganitong oras. Ganito ang gagawin sa'yo ng tao na to. Iwas na ako. Kung mayroong nakatakdang mangyaring masama sa isang tao, pwede pa ba niya ito pigilan o baligtarin? O pwede naman, Miss Corina. Parang sakit lang yan, Miss Corina eh. O nakikita ko in the future na ikaw magkasakit ka ng heart failure kasi nga daw abuso ka sa pagkain, wala kang exercise. Kung nasabi ko sa'yo ng maaga, sa ganong age, hindi mo na maranas yan kasi pipigilan mo na dito. Magbabago. Why not? Pero ang bagay lang siguro pag dumating yung lindol, kahit nangyari man yung lindol, hindi ko mapigilan, hindi natin mapigilan, ikaw naman, safety. Sa ngayon, parami ng parami ang followers ni Rudy. Mayroon na siyang halos 3 milyon na Facebook followers. At patuloy ding nadadagdagan ang kanyang subscribers sa YouTube. At ngayon, eksklusibong humarap si Rudy sa Rated Corina para sabihin ang kanyang 5 eksplosibo at bagong mga pangitain. Una, ayon kay Rudy, isang Asian leader daw ang nakikita niyang papanaw. Yung pangalan niya ay tumatatak talaga. Masawi siya mismo doon kung saan siya nakatayo. Kasi nakikita ko sa bisyon ko, nakaharap siya sa maraming tao. Pero ang isang option naman is, pwede siyang masawing tulog. Pangalawang pangitain, may mangyayari daw na malaking trahedya sa dagat. Hindi ho ito biro eh. Malaki po ito, malaking barko na kung saan maraming taong nakasakay. After na malunod yung napakalaking barko, maraming taong nawala, maraming taong nasawi. Pangatlo, magluluksa daw ang buong showbiz industry dahil may 3 celebrities na babawian daw ng buhay. Ang unang artista, i-describe ko muna siya. Matawag ko siya ang legend. Ang artista na to, namamayagpag pa rin siya hanggang ngayon. Sa modeling, sa commercial, sa movie. Pero meron siyang political side. Ang ikakasawi niya is yung karamdaman niya. Pangalawa, artista ang lalaki. Medyo nakikita ko siya sa politika, pero ang ikakasawi niya is part of murder. Pinasok to sa loob ng bahay, saka to siya pinatay. Yung pangatlo, isang teenager. Bata pa lang ito. Ang nakita ko kasi is, yung pagka-aksidente niya talaga ang ikakasawi niya, pero ando doon kasi yung words na careless. Pang-apat na pangitain, sasabog daw ang bulkang Taal. Mas malakas daw sa naunang pagsabog. Kumbaga, andoon yung words na traitor ang Taal. Paparamdamin ka ng tahikatahimikan, bigla ka nalang bubulabugin. So alam nyo, sa bisyon ko sa Taal, sasabog po talaga siya ulit. Kasi habang tinitingnan ko yung bisyon ko, lumalabas talaga yung apple doon sa bunganga ng Taal. At panlima, mas malala ang ating pagdadaanan sa hagupit ng kalikasan. Dapat tayo maging manalig sa Diyos, higit pa dun mas malalim, kasi higit pa tayo makakaranas ng matinding kalamidad. Alam nyo ba yun? Kahit yung tinatawag natin na krimen, higit natin maranasan yan sa mga darating na buwan at taon. Sa ilang mga prediksyon, ayon kay Rudy, marami dito ay maaring pigilan kung maaabisuhan ng maaga at susunod ang tao sa babala. Sa totoo lang, ayon din kay Rudy, walang tunay na nakakaalam kung ano ang pwedeng mangyari sa atin 100% sa hinaharap. Kung tanging Diyos lang ang nakakakita ng kinabukasan, ay Diyos lamang din ang may kapangyarihan na ito ay baguhin.